Nagpulong ang PNP Highway Patrol Group, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga mayor ng Metro Manila para ilatag ang ilang solusyon sa problema sa traffic. Samantala, hindi lang sa ekonomiya may masamang epekto ang traffic, kundi pati na rin sa kalusugan. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, ang araw-araw na pagsabak sa matinding traffic ay hindi lang malaki ang dagok sa oras ng trabaho at ekonomiya ng bansa gaya ng ating mga dati nang napag-uusapan. Ayon sa isang espesyalista kasi, ang stress na nararamdaman natin tuwing traffic kung hindi natin iingatan at gagawa ng paraan ay malaki ang epekto sa ating kalusugan. Sa intersection ng Santolan sa EDSA, parang normal na lang ang mag-counterflow kung ikaw ay kakaliwa papasok ng EDSA. Gayun din sa Camias-EDSA intersection, na mga jeep naman ang bumabalandra at humaharang sa main road. Kahit pa may mga karatulang bawal magbaba o magsakay sa kanto at may mga nagbabantay na polis, ayun, at parang business as usual lang. Ayon sa Highway Patrol Group, isa pa sa mga nagpapatraffic sa EDSA ay ang mga illegal terminal ng mga pampublikong sasakyan. Gaya na lang ng terminal ng tricycle na ito malapit sa GMA Kamuning Station. Bawal ang tricycle sa EDSA pero parang pikit mata lang ang mga pasaway na driver na ito. Ang isa may sakay pang tila isang motorcycle traffic enforcer. Isa lang ito sa mga naisolusyonan ng HPG at napag-usapan sa kanilang pagpupulong kasama ang mga tauhan ng MMDA at Metro Manila Mayors. Ayon kay Quezon City Mayor Herbert Bautista, handa naman daw silang pakinggan ang mga mungkahi ng kapulisan. Pag-aaralan din kung paano ba makakatulong ang mga lokal na pamahalaan sa paglutas ng problema. Samantala, hindi lang ekonomiya ang apektado ng matagal na oras sa kalsada dahil sa traffic. May matinding epekto rin daw kasi ito sa kalusugan. Ayon sa isang espesyalista, kahit hindi ka naman gumagalaw, marami kang mararamdaman. Pagmamadali, kaba, at kung minsan pa, galit. Pagka araw-araw ka nata-traffic, andun lagi yung naghahabol ka ng oras. So, your adrenaline always interplay your catecholamines, your norepinephrine, andun lagi yung mood mo na fight or flight. Bumibilis yung paghinga. Number two, bumibilis yung tibok ng puso. Eh what if kung ikaw, eh hindi ka naman talaga yung tipo ng tao na medyo athletic type? Kung tutusin, wala naman daw masama sa stress. Minsan nakatutulong pang araw ito sa atin na mag-focus at ituon ang atensyon sa mga dapat gawin. Pero ibang usapan na kung araw-araw nating kapiling ang stress. Pero pag palagi-lagi ka na stress, doon na pumapasok yung masamang epekto. Okay? Yeah, hindi ka nakakatulog ng mahusay, hindi ka nakakakain ng mahusay, your gastric juice kumukulo ng kumukulo yung acidity, yung magagang tipo. Sometimes, hindi ka nakakaihi ng tama o sometimes, nakakaproblema ka sa pag-ihi, yung magagang tipo. Ang dami, masakit lagi yung ulo, masakit yung katawan. Ang ganitong sitwasyon pwedeng humantong sa peripheral artery disease o maghikayat ng mga sintomas ng hypertension. Kung hindi hahayaang bumaba ang adrenaline at diabetic ka, pwedeng tumaas ng sobrang iyong blood sugar. Pwede pang ang humantong sa stroke pag di pinansin at pinabayaan. Samantala, Jessica, mabilis ang traffic update muna tayo dito sa ating pwesto sa EDSA Kamuning kung saan northbound at southbound ay maluwag ang sitwasyon. Sa mga oras na ito, bagamat iba ang sitwasyon sa ibang lugar, ibang bahagi ng EDSA, base na rin sa pinakauling MMDA metro-based monitoring. Base dun sa monitoring na yon, sa mga oras na ito, mabigat ang daloy ng trafiko sa southbound mula Mega Mall hanggang Tramo at sa northbound naman mula Taft hanggang White Plains. Jessica? Alam mo, Dano, eh di ba nakukwenta nga kung magkano ba ang cost nitong traffic, bilyon-bilyong piso. Daily, ganun din na pagpunenta mo ng buong taon, no? Bilyon-bilyong piso. Ang hindi na ikukwenta, itong masamang epekto ng traffic sa ating kalusugan. Oh, tama, Jessica. Kung isasama mo dun sa kwenta na yon, yung gagastusin mo para magpagamot at magpa-therapy at yung maintenance medicine sa kung anumang sakit ang aabutan mo or madedevelop sa'yo dahil sa araw-araw na pagpapadala sa stress, sa araw-araw na rin na pagsabak sa traffic, eh, hindi na rin to biro kung idadagdag mo ito dun sa mga existing ng kwenta pagdating sa loss of productivity at yung sa loss ng ekonomiya ng bansa. At yun nga yung sinasabi ng ating nakausap na espesyalista na dapat nating maiwasan. Hindi natin maiiwasan ang stress, pero ang kumbaga ang desisyon, ang paraan, ang diskarte para malabanan ito, dahil sinabi naman ng gobyerno na meron silang ginagawang paraan katulad nga nito, pagde-deploy sa HPG at yung mga infrastructure projects. Pero kung
dahil nga panahon ang hihintayin natin, tayo na rin mismo gumawa ng paraan. At isa daw sa mga paraan na sinasuggest ng ating nakausap na espesyalista ay yung pag-a-adjust. Kung alam mo na matatagalan ka, alam mo matatraffic yung pupuntahan mo, umalis ka na lang ng mas maaga, nang sa gayon, hindi ka naman nasistress sa daan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.